Hey, good evening po. Ma'am, po, ano yung pong aking natatanging slides? Ay, okay po. Wait, tita. Sige po. Pakita natin yun. Ipakilala ko po yung sarili ko po. Habang inihintay ko po yung ano yung pong slide na ipinasa ko sa inyo. Ako po si Liza Clanor. Isa po akong ex-OFW din. And umuwi po ako last 2017. And then, nag-join po ako sa IMG 2019. Ano bang nakapag... kasi ako po yung taong, hindi ako pwede nung walang ginagawa. Parang, maglilinis lang naman. Parang hindi ko kaya yung wala akong income kahit na papaano. Hindi ako yung ganun. So, kahit po nasa bahay ako, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin na makakatulong ako sa kapwa at the same time, makakaroon ako ng income para din naman makatulong ako sa aking pamilya. Ayan. Ito po, kasi po yung nag-renew ako ng BAW nito pong, ito pong taon ito, July, last July. Kasi bakit, isama ko na din kahit po hindi siya related sa IMG. Kasi po ako yung nag-join sa Legion of Mary, hindi pala pwede doon ang hindi kasal sa pare. Kasi kami pong mag-asawa, kasal lang sa Huweso, ayan. Kaya ko po isinama yan dyan. Kasi po, bakit? Wala po dyan yung panganay ko kasi nasa Dubai siya. Bali siya yung nag-open ng aking mindset about sa insurance. Dahil ang trabaho po niya doon sa Dubai ay sa isang international insurance company, sa Devere International Insurance Company. So, sabi po niya, ikukuha niya ng insurance ang kanyang tatay. And then, nung binasa ko po yung policy, yung contract, para pong hindi ko siya nagustuhan dahil maigsi lang ang ano doon, lifespan ng tao pag dumating ng 89 years old, forfeited na lahat yung binayad. Sabi ko, para namang unfair. So, sa madalit sabi po, naghanap ako ng iba, kahit nakapagbayad na kami doon quarterly, ni-refund po namin, nakuha naman. And then, ayun, natagpuan ko po si IMG. February, nag-join po ako, 2019. And then, April, nag-MD ako, one day lang yun ha, pumunta ako ng, isama ko pa rin po, nag-join ako sa IMG nang wala pong nag-explain sa akin. Ako ang naghanap sa IMG and 1 year ko po yung pinapanood kay G. Isaal, yung kanyang YouTube. And then, nakita ko sa isang post sa FB, yung save, invest, and build your future. So parang, sabi ko, maganda to ah. Sige nga, di nag-registered po ako. Nung mag-registered ako, na-click ko doon, Financial, IMG Batangas Financial Center. So doon po kami nag-meet ni Ma'am Connie Osorio. Nag-attend po ako ng MO6 ng hapon. Ako, si Desa at si Lode, kami po din ang magkakasama. Nung matapos ko po yung MO na yon, yung mga kulang dun sa YouTube ni CEO G. Isaal, dun ko po natagpuan lahat-lahat. So sabi ko, yung pala yun. Kasi yung mga video ni G. Isaal, ano lang yun eh, para lang patikim para pumasok ka sa kanyang Zoom. Wala naman po akong wifi noon. So hindi ako makapag-register sa kanyang Zoom webinar. So, sa madali sabi po, ayun, kay Ma'am Connie ako napapunta. Kaya nung makinig ko yung MO, parang madali ko na siyang na-absorb. Kasi nga, palagi ko na siyang pinakikinggan. So, sa madali sabi, wala akong sinayang na araw, nag-join ako. And then, nung gabi pong yun na maka-attend ako ng MO, hindi ako nakatulog. Sabi ko, yung pala yung kulang. Kaya ang mga tao, ano lang, trabaho ng trabaho. Wait lang po. Okay.
Kaya pala ang mga tao, trabaho ng trabaho. Kasi hindi natin alam yung ano financial literacy. Nadito pala pag natutunan mo siya, pwede natin pagtrabahuhin yung pera. Hindi lang tayo yung nagtatrabaho. Kasi po nakita ko yung parents ko, sobra yung bang nawala na sila sa mundo nang hindi sila nakatikim ng ginhawa ng buhay. So ano ba yun? Baka tayo mapalayo, baka mag-aiyakan pa. So nag-join ako sa IMG and then why? Yun niya po, dahil po sa anak ko na siya po yung nagpamulat sa akin na ang investment pala, ang insurance pala is isa sa magandang ano investment. And then, natagpuan ko po yan sa IMG. Nagkaroon ako ng purpose. Bang, kasi nga, ayaw ko nang wala akong ginagawa. Ayaw ko nang wala akong income. Ayaw ko nang wala akong purpose sa buhay. So, dito ko po sa nakompleto yon na nakakatulong na ako. Nabuild ko yung sarili ko. Tapos, sa mga seminar, talagang sabi ko, yung mga, kasi po ako, high school graduate lang. So, para pong sabik akong mag-aral yon. And hindi ako nagsasawa sa meeting. Ayan, kahit po si Ma'am Connie, ano yan, testigo yan. Wala po akong absent sa meeting. Kahit po masakat ang ulo ko, nag-attend ako. So, why? And then, di yun po, ang MD ko, nakuha ko one day. Hindi din po ako pinos ni Ma'am Connie. Meron po nung 3-3. So, sabi ko, kukunin ko ang MD. So, sinong ipinaso ko? Ayan, si Lodi, si Desa. At saka, sino pang isa? Si Claire. O, MD ako kasi 3-3. Tapos yung Kaiser, ibang tao naman yon. Yung isa nasa Russia, yung isa yung boss ni Desa, at saka si Claire, yan. Yun po ang aking MD. And then, April, MD ako. And then, June, Trainer Academy. And then, ayan na. Nagkaroon po ng promotion na 15-15 ang SMD. Sabi ko, hindi ko ito palalampasin. Kasi yun yan, 3-3, ang hirap na eh. Hirap kung bago yun na kompleto. Hindi ko pa ipinasa ko yung aking mag-aamaw, wala din. Kasi nga, bago pa lang ako, pagod pa. Hindi pa ako ganun kagaling mag-convince ng tao. Kasi nga, bago pa lang. So, nung mag 15-15 po ang SMD, sabi ko, parang hindi ko ito kayang palampasin. Kasi 30-30 nga po. So, sa madalit sabi, lahat ng pwedeng kausapin, ginausap namin. Noon po, offline pa. Hindi, although, pwede na din ang mag-process online, pero mas, ano po yung offline, dinadala sa Makati, ganun. Tapos meron kaming form na fill upan para po makapag-join. Kung tutuusin, mas madali po ngayon eh, dahil, para po sa mga hindi pa nagiging SMD, anytime pwede nyo kaming i-invite, mag-Zoom, and then kayo po yung nagiging sponsor noon para po mapabilis ang inyong run. So, noong time na yon, nung magra-run po ako ng SMD, kinausap ko po ito si Desa. Ito po ay kagagraduate lang niya noon, IT. Sabi ko, anak, supportahan mo ako kasi hindi ko palalampasin itong 15-15. Sayang naman. Sabi ko sa kanya, kapag nag-a-abroad, gumagastos ako ng 100,000. And then, pagkarating doon, magpapaalila pa ako. Aalagaan ko yung anak ng ibang tao. Eh kung mag-e-SMB ako, suportahan mo ako. Magkakasama pa tayo, kayo yung aalagaan ko, and then meron akong time freedom, hindi yung, kasi po kapag may amo, ayan, pero iba yung aking bansang napuntahan is, sa Hong Kong, mas mahigpit, lalo na kapag may bata. Basta po, iba doon, kaya po masasabi kong hindi ako naging masaya sa aking Hong Kong life. So, ayun po, naunawaan naman ako ng anak ko, sige po, inasusuportahan ko kayo. So, 10 days na lang. Matatapos na hanggang August yata yun eh. August 30 lang ang run. 60 days yata yun kung di ako nagkakamali. So, nung sabi ni Ma'am Connie, Tita Liza, basta po, wait nyo lang. And then, nung tinawag na namin si Ma'am Connie, ayan na kami, wala ng araw na sinaya.
structure, kung sino strong leg. Tapos, pagkakaayos namin ng form, ilulubos naman po ni Desa. So, ayun po, sa madali sabi, natapos po yung aking ano, SMD run. Almost last minute na po yun. Talaga pong para po sa aking miracle yun. Kasi, ang dami ko din pong naging rejection. Pero hindi po ako sumuko. Tapos sabi po ni Sir Neil, ikaw ang tatanungin, kaya mo bang i-run? So, nung pong sabihin sa akin yun ni Sir Neil, ganun po pala. So, kumbaga, kasi nga po, IMG business ito. So, wala naman pong business na hindi ka mamumuhunan. Kaya yung aking na-produce na SMD dito, shout out sa Ate Judith, sobra pong ganda ng kanyang run. Yung pong run ko, talaga, saksi po ang anumang pony. Alam niya po kung paano ko tinapos, kung gaano kahirap, bago ko nakompleto yun. And, noong time na yun, hindi ko alam, buntis na ba si Mang Pony noon? Para pong ano na siya noon, parang medyo nahihilo-hilo na siya. Yung pala po'y may koko na parating. So, at least po natapos din yun. And then, sabi ko pa nga nung kay Mang Pony, nag-joke ako na, ayan na po ang magpapa-green jacket sa inyo. So, di ba Mang Pony, nagkatotoo yun? So, ano pa nga bang mga struggle? Ito pong mister ko din, kahit po, hindi pa naman siya ganun na naniniwala sa IMG. Kasi po, isa din po yan sa hindi nyo agad basta-basta mapapaniwala. Pero hindi naman din po siya kumukontra. Kahit saan po ako pumunta, kahit sa Makati, sama din po yan. Kahit hindi nakikinig ng meeting, nandun po yan sa lobby, nagbibilang ng guilty. Doon po sa kasama ng gwardiya. Parang enjoy po siyang manood kasi hindi po niya hilig mag-attend ng meeting. So magka-opposite na magka-opposite po kaming dalawa. So ayun, ang masasabi ko po sa inyo ngayon na hindi pa SMB, mas maalwan po kasi noon kami, wala pa po yung portal. Sa portal pa lang po, pag ipinakita niyo yung portal niyo sa client niyo, sino bang hindi mapapawaw? Nandyan ang lahat. Yung nalaman pong ating Soldibo Mutual Fund. Parang bank, parang passbook, di ba? Pag nagbayad ka, nandun ang date, nandun yung amount na ibinayad mo, nandun kung ilan yung shares na nabili mo. Tapos yung pong ating OPM sa Kaiser. Nagkaroon po ng portal noon pong magkaroon ng COVID. Ganyan kagaling ang IMG. Kaya habang tumatagal po ako sa IMG, talaga pong yung buhay ko ay parang boom. Talaga pong dugong IMG na. Yung ba parang wala na akong ibang naiisipan. Kahit pa anong business ang i-offer sa akin, wala. Hindi ko po yan. Kahit pa sabihin, bibigyan ako ng malaking compensation doon o malaking ano interest. Kasi dito po sa IMG, buhay ng tao ang ating babaguhin. Kasi ang hirap ipaunawa kung gaano kahalaga, kung ano yung mission na gustong baguhin ng IMG. Isa lang naman kahirapan. Ay bakit mahirap? Kasi nga, gastador. Bakit? At hindi nila maunawan, ayaw nila mag-attend ng meeting. Katulad natin, 14 lang tayo, just me, yung korason. Kahit i-message mo na ba, sabi ko, hindi ko alam. Kaya sabi ko kay Ma'am Connie, i-play nga po natin yung I Believe Miracle. Kasi yan po yung kailangan natin. Kailangan natin ng miracles para madala natin ang tao sa meeting. So, yun lang po. At baka po ako yung lumalampas na sa ating time. Mas madali pong mag-run ng SMB ngayon kasi nga po online tayong lahat. Lahat na po ng ating transaksyon nagagawa sa online. Kahit nasa, yan, katulad ng mga team London, imagine nyo yan. Noon kami po ang hirap, kailangan bang pumunta ng Makati. Kaya sa mga MD po na nandito ngayon, talaga pong huwag niyong patagalin. Mag-SMB na po kayo at ang sarap po ng run ngayon, ang sarap po ng ating process dahil po sa ating portal. At lahat, parang talaga lang, lahat po ibinigay na kahit hindi natin hinihilig yung mga
free HMO, yung mga t-shirt. Halos hindi na tayo bibili ng t-shirt, lahat na lang yata eh. Pero yung pong aking mga MD, paki-wait-wait lang po sa t-shirt. Magpapaprint po tayo para po sabay-sabay. Yun lang po. At sorry po kung medyo nagkukulang po sa may mga concern, pag po may mga maling ano, hindi po namin sinasadya. At mararana, yun po'y dadating din sa inyong cycle, na sa inyong journey. Ano po? Thank you po. Wow! Palakpakan naman natin ang Tita Liza. Alam niyo po, ang daming na-hit ni Tita Liza na totoo yung mga sinabi niya na dati, talagang nung nag-run niya ng SMD, panayang kailangan namin ng form talaga. Ngayon talagang na, online na eh, ang dali na po lahat. Yung sinasabi ni Tita Liza na sa portal na, dati talaga walang mutual fund sa portal. Kung meron mang e-join e-app, hindi namin masyado na-utilize nila Tita Liza, kasi pen and paper talaga kami. Gusto namin makita namin yung resibo, gusto namin makita namin yung mga libro agad pabalik dito sa Batangas. And doon ako pinahanga po ni Tita Liza. Sobrang pag sinabi niya sa sarili niya na ito, yung power of visualization niya, ibang klase, hindi ko nakakalimutan niya, meron niyang dinikit sa, hindi ko alam kung refrigerator ba yan o dingding sa kanilang Batangas City na house, green jacket, yan. At nung pumasok ako sa bahay nila, nakita ko yung kanyang posting na ganun, sabi ko, ay alam ko, someday magiging green jacket si Tita Liza, kasi nabivisualize niya at nararamdaman niya magiging SMB siya. Alam kong hindi siya papayag na hindi siya maging SMD. At hindi lang po yan. This is not about ano position na eh. Yung sinasabi ni Tita Liza, sa kanya nanggaling talaga yung term na dugong IMG, na tipong pagka may lumabas na dugo, ang lalabas dyan fast start, MOFC, yun ang mga lalabas na dugo. Yung anong pong ibig ko sabihin? Yung sabi ko nga, na-filter dito sa IMG ang mga tao, kung sino talaga yung may puso para i-share. Alam ko, lahat, lalo na mga nag-for good, yan si Tita Mirna at si Ate Daisy, yan. Isa yan sa mga missionary, at alam ko yung mga ginagawa nilang mga moves na wala silang pinalalampas na tao, na lahat ng makasalumuha nilang tao ay sineshara nila. And yun po yung ibig sabihin ni Tita Liza. Again, thank you Tita Liza for sharing that with